Nako, nandito tayo sa isang napakagarang sinihan. At may popcorn pa. Bakit naman hindi? It's reason to celebrate. Dahil meron tayong bagong makakausap na love team. Sila daw ang pinakausong love team ngayon. Ang Senior Citizens Love Team ng Bayan, the Gina Alahar and Ricky Dabaw! Ang saya-saya naman. Sana all. Na kapag silang nanood, walang ibang tao sa magarang sinihan, sila lang. At kami ay ang lalaki ng mga pinamimigay ng popcorn dito. Talaga naman. What does it feel like? Kayo ang bida sa sarili niyong pelikula. Blessed. Excited. Excited dahil grateful dahil pinagkatiwalaan kami. Bakit naman hindi? Hindi. Sabi ko nga, madami kaming senior citizens sa industriyang ito. Mm-hmm. Sa amin lang magkakabarkada. Namely, Ami Austria, Lorna Tolentino, yes. Isabel Rivas, Sandy Andulo, Adi Soto, lahat kami. Christopher De Leon, Tirso Cruz III, diba? Yes. Lahat kami senior citizens na. Diba, Joel Torre, hindi ba? Kami yung napili. Nakakataba ng puso. Kasi napakadaling Pag pinapanood si Gina magsalita, parang kain lang tayo ng kain. Parang nanonood na rin tayo ng sine, di ba? Hindi ba? I'm animated. Pero ang dami pa naming kwentuhan. Dahil ito na nga ang pinakausong uri ng love team ngayon. Ano ba? Uri ng love team? Uri talaga, category. Senior Citizens Love Team. Ricky and Gina on Corina Interviews. Huwag kayong mawawala. Kakain kayo ng popcorn. Ihanda na. Tarap! And Miss Gina Alahar is in the house! Wow! Thank you, Corina. Or rather, nandito kami sa isang napaka-ingranding sinihan na siyempre, dito nag-premiere ang kanilang pelikula. Pelikula pa rin? Oo. Buhay mo na talaga yan, Gina? Wala akong alam na ibang trabaho, ito lang. Totoo ba? Yes. May mga tao talagang wala, ipinanganak kang ganun, bata ka pa lang yun na ginagawa at talagang hindi ka na nag-diversify. Hindi na. Meron man ibang trabaho related pa rin sa industriyang ito. Like, diba, ay nagkapag-direct ako. Related pa rin. Pero yung maging IT ako. IT? Kahera? Kahera, oo. Sales lady? Wala. Wala. Sabi nga nila, bakit tumagal ka sa industriyang ito for 55 years? Bakit hindi ka umalis? Bakit hanggang ngayon nandito ka pa rin? Sabi ko, choice na lang yun kasi wala, di ba? Wala akong ibang alam na trabaho. Paano ako mabubuhay kung hindi ako mag-aartista? Correct. Kung hindi ako mag-direct? Wala akong alam na iba. Pero kita mo naman ang mukha ng Gina Alahar. Mukha pa rin talaga siyang leading lady. Wow, thank you. Every now and then, Botox. Oo. Ako din. Bakit? Talaga. Hindi, kunot-kunot tayo. Konting plancha dito, plancha doon, ang kunot sa noo. Tapos merong I go to an aesthetic clinic owned by my son and my daughter-in-law, si Jeffrey, and his wife. Swerte mo naman, may pa-aesthetic center ang anak mo. Oo, di ba? How convenient. Yes. And so, syempre, sasabihin nila sa, Ma, pumunta ka na doon, hindi ba? So I said, I'm so blessed. Dahil ang mamahal na mga anong yan, hindi ba? Pero maintenance is life. Is life, yeah. And I thank them all. Thank you. Pag nagkukwento si Gina ngayon, parang ang sarap din naman ng buhay. Ano? I mean, inabot niya talaga ang kanyang 360. Pero hindi lahat nagsimula sa pagkakomportable sa buhay ninyo, right? No, yes. Ang aga pa lang nagsimula ka ng magtrabaho, bata ka pa lang, nagtatrabaho ka na.
8 years old. 8 years old? Mm-mm. Nasa pelikula na? Yes. Nag-audition ako. That time, 1967, naghahanap ang Leia Productions ng mga bata, 4 na bata actually, para sa mga roles ng isang pelikula bilang anak ni Gloria Romero at Luis Gonzalez. So, mahilig naman akong umarte-arte noon sa bahay namin eh. Makikita ko ng tatay ko, mag-isa ako, umarte-arte ako. So sabi niya, gusto mo bang mag-audition? Gusto mong dalhin kita? So sabi ko, yes, gusto ko. So kaming dalawa ng kapatid ko, nag-audition kami doon sa Leia Productions. Sa una pa lang na out of 1,500 children, unang sabak pa lang na ano naman ako, parang may nag-callback to our terms natin ngayon, nag-callback naman. Ibig sabihin, nag-qualify ako dun sa hinahanap nila. So out of 1,500, it went down to 500, tapos naging 250, tapos naging 100, tapos naging 50, 20, 10, and then down to 4. How exciting! Ganon. Oo, at yung huling 4 na bata, sino-sino kayo? Si Roderick Paulate, tapos si Raquel Alarcon and Ador Villena Jr. Tanda ko pa sila. Wow! Yes. Oo nga, 4. At nagsimula na yung tuloy na ang paggawa ng pelikula. Yes, nagsimula na. Although merong mga times na nag-a-adjust, so tumitigil ako mga 2 years, 3 years, lalo na nung bandang 10 years old, 11, kasi parang hindi na nila ako ma-cast bilang bata, hindi rin nila ako ma-cast bilang teenager, dalaga. So, nandun ako sa transition age. Oo. So, medyo nagpahinga ako doon until sa Sampaguita Pictures got me. Pinapirma ako ng 8-year contract sa Sampaguita. Ayun na, build-up contract na yon, doon na nag-umpisa yung aking mga teenage roles na nila love team na yung nag-uumpisa na doon. Pero bago tayo pumunta ng love team, doon muna tayo sa bakit bata pa lang nagtatrabaho na. Nung mga panahon na yon, okay pa yung mga ganon, di ba? Mm-mm. So, laki sa hirap daw. Mm-mm. Tama? Oo. Dalawa kaming magkapatid. Ang tatay ko ay driver ng isang company, service driver. Pero during my audition sa dun sa movie, tinanong sa akin yan, anong trabaho ng tatay mo? And I started crying. Sabi ko, kargador sa pier. Na instill sa utak ko na kargador sa pier ang tatay ko. So nung sinagot ko yun sa audition, umiiyak na ako. Kasi tinanong nila ako, bakit gusto ko mag-artista? Sabi ko, kasi gusto kong tulungan ang tatay ko. Gusto kong maahon kami sa hirap. Bakit? Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Sabi ko, karikatur po siya sa pier. Yun. So, dinaan mo talaga sa drama ng buhay mo, ang audition mo, ha? Yes. Oo, kaya nanalo ka. Oo. Naawa! Ang galing niya, umiyak! Sabi niya, ganun. Talagang may crying ka sa pagkwento mo pala. Umiyak ako talaga doon. Yung pala ang sikreto. Mahilig ka na talaga sa pelikula at sa pag-arte. Nanonood talaga ng pelikula nung araw. Hindi ba merong pelikula sa gabi, mga ginintuang tabing, yung mga ganun, something like that. Alam ko yan. Naalala ko pa yun. Meron ganun eh. Naalala ko rin so, yun. So, pag araw na yun, talaga nandun na kami sa TV, aabangan na namin kung ano yung pelikula. So, hindi ka pinigilan, hindi ka rin tinulak. Ikaw mismo ang may gusto na mag-artista. Oo, tinanong ako ng tatay. Sino kamukha mo? Bakit maganda ka? Tatay mo, nanay mo? Palagay ko, pareho naman sila. Pero, as I'm getting older, parang nanay ko. Oh, meron ako mga pictures na hawig na hawig ako sa nanay ko. Oo. Kung mag-artistahin talaga, so bakit hindi ba? Ng mga panahon na 'yon. Paano mo na pagsabay natapos mo naman ang pag-aaral mo? Nakatapos ako ng high school, tumungtong ako ng first year college kasi hindi ako mahilig mag-aral. So, ang kinuha kong course, yung pinakamaiksing course, Tourism and Travel Services was being introduced that time. So, certificate course lang yan, 1-year course. Sabi ko, ito, walang math,
Walang, ano, isang taon lang. Oo. So, yun ang kinuha ko. Okay. Pero hindi ko pa rin natapos. Hanggang ngayon, isang one-year course lang, hindi ko pa natapos. Ayun. It's never too late. Pwede naman. Why not? Why not? Makasuot ka ng toga. Pwede malay rin mo, naman. Diba? Yeah. Nung kumikita ka na, ano yung pag-intrega sa pamilya? Buong-buo mo ibibigay sa magulang mo? Oh, yeah. Bata pa naman ako noon. So, lahat yun. Binibigay ko sa nanay ko and siya yung nag-aalaga ng aking bank account. Pero nakapagpundar. Hindi, kasi mura lang naman ang ano, mura lang ang bayad sa akin. Oo. Doon, tsaka hindi naman ako naging child superstar kasi yung pagdating naman ng trabaho, matagal din yung ano, yung pagitan. So, unang sweldo ko was 500 pesos for the movie. Tapos, buo na yung pelikulang yun, 500 piso? Oo, pero at that time naman, yung ano, di ba, yung piso, marami ka nang nabibili nun. I remember, sa eskwela, ang baon ko yata 25 centavos okay. o 50 centavos, parang ganun. Oh. Malaki na yung piso, parang, wow, dami-dami mo na kailangan bilhin. Wow. Tapos, yung first sweldo ko sa first TV appearance ko sa isang drama anthology, 50 pesos. O magdamag kaming nagtitaping noon. Uso na magdamag noon. I can't believe it. 50 pesos a day ang sweldo. Oo, 50 pesos, yeah. Wow. Kailan ka nakabili ng bahay? Ano na yan? 1990 na nakabili na kami ng bahay. Meron na akong asawa noon, yung ganyan. Tapos yun yung naipundar namin. Oh, at least, di ba? Oo, may pinarat na naman para sa pamilya ang pag-aartista mo. Pero that's later na in life, hindi yung nung nag-aartista ako, nung child star ako. Ganun. Ah, I see. Wow, talagang spanning how many decades? 5 decades? Yes. Okay. 5 decades, 55 years in Philippine cinema. Yes. At yun na talaga ang naging buhay mo. Yes. Pero ibang-iba na ngayon, ano, Gina? Landscape ng ating industriya. Iba na, oo. No, ibang-iba. Noong mga panahon, ayan, 8-year contract, tsaka iba rin ang mga storyline noon. Oo, studio, may nag-aalagang studio, yung mga ganon. Oo. Merong plano para sa'yo, para sa career mo, kung paano yung build-up contract. Yes, yun. Oo. May build-up contract talaga dati. Oh, yun, ganun sa akin, yung sa sampagita. Dito parang sink or swim. Kumbaga, kontrata kita, pero pag hindi ka sumikat, sorry ka na lang. Exactly. Di ba, no? Oo. Dati, gagawan ka talaga nila. Gagawan ka nila ng paraan. Para kung papano. I remember I had 3 PR people with me, no? Taking care of my career at that time. Wow. Yeah. Galing. That was a golden era. Yes. Talagang naging bahagi ka rin talaga nung golden era, lalo nung 80s. Yes, ng pelikulang Pilipino. So, you stuck to it, talagang naging artista ka hanggang ngayon. Ano ang masasabi mo naman sa mga artistang bago ngayon? Mensahe mo sa kanila. Anong payo mo, halimbawa, may kapatid ka, kaibigan, gustong mag-artista, bata pa, ano ang sasabihin mo? Well, maswerte yung mga kabataang artista ngayon kasi ang dami-daming platforms na kung saan pwede silang sumikat, hindi ba? Mm. Meron tayong mga nakikita na sumikat lang sa YouTube or sa kung saan man na hindi naman natin kilala pero milyon-milyon yung followers nila at hindi natin alam kung paano nagkaganon, di ba? So, ang daming pwedeng pagkakitaan, ang daming pwedeng pwede nilang labasan, pwede nilang gamitin para sumikat sila. So, ang sasabihin ko lang is, mahalin niya pa rin yung trabaho niya, mahalin niya kung ano yung ginagawa niya, at mag-isip siya ng kung ano-ano pang content na wholesome, na hindi makakasakit ang iba, pero yung natural sa kanya, na original na sa kanya. Oh. But, masipag ka lang, sa panahon ngayon, masipag ka lang kumuha at nandyan yung camera mo, masipag ka lang mag-vlog, you can earn money. Correct. Marunong ka lang magbenta. Hoy, halika na kayo dito, magbenta. Ito, 3 for 1. Ganyan, di ba? Kukunin ka na nila, kukunin ka na ng may negosyo.
babayaran ka para magbenta ng produkto nila. Correct. Ang galing, yes. Ang galing. Pero maganda pa rin talagang tingnan ang kasalukuyang landscape sa mata ng mga galing sa dati. Diba? Oo. Kasi makikita nila yung progression at saka yung wisdom na mula naman sa work ethic, diba? Mm-hmm. Ng pagsisipag mula ng mga panahon na iyon. And Ricky Davao in the theater! Nice! Direct! Yes. Direct! Alam mo, director na siya ngayon, hindi na siya maabot. Pero no. Sa mga kaedaran namin, Ricky Davao yan, the leading man. Nice! Oh, wow. Oh. Habulin! Uy, gano'n? Habulin, why not? Totoo naman. Pero tatay mo pa lang ulam na. Di ba sabi well, nila? Oh, my kasi father, tatay niya poging-pogi naman si Charlie Davao. Yeah, yeah. Tapos nagka Ricky. And then Bing Davao. Yeah, may kuya. Is your kuya. Yeah, yeah. So tatlo lang kayo. May sister ako na nag-artista rin but she's now based in the US. Oo. Paano ka na-discover? Hindi ka na-discover dahil sa apelido mo, ganun ba yon? No naman. No, hindi no. Naman. Ako palagi kong kinikwento, na-discover ako kasi sumasama ako sa daddy ko sa ABS-CBN noon. May pelota court. Tapos sa baba may canteen. So nagpepelota kami, tapos kakain kami sa canteen. Nakilala ko si Kuya Germs. Tapos, a good friend ng father ko. Tapos, Charlie, itong si Ricky, baka gusto mag-artista. Pasamahin mo sa akin sa radyo. May radio program si Kuya Germs. So, pumayag, sinusundo niya ako. Hatid-sundo ako ni Kuya Germs. Tatlo yata kami noon na alagaan niya. Tapos, may radio program ng tanghali. Then, after that, we would wait. Tapos, manunood kami ng Big Ike's Happening. Ay, naalala ko pa yung Big Ike's Happening. Doon ko nakita si Gina Alhar. Oh. Oo, kalab team ni Michael De Mesa. Oh. Naunahan ka. Oh. Doon pala kayo nagkita-kita. Yes, yun. Oh. I see. So ilang taon ka noong nag-artista ka? Actually, hindi ako nag-artista noon. Puro radio program niya. I was siguro mga 13 or 14 years old. After that, sumasama pa rin ako sa father ko. Minsan, tagadala ng mga damit niya. Sumasama lang. Tapos minsan, nakikita ako ng director, ilagay natin si Ricky dito. Katulad one time, yung very, tinanong nila, very first film na ginawa ko, galing ako sa isang high school prom. So nakabarong ako, tapos sinundo ako ng driver ng daddy ko. So pumunta kami sa set kasi matatapos na raw siya. Tapos pagdating doon, nanunood lang ako, nakabarong. Sabi ng director, Ricky, yung anak mo, baka pwede natin ipaupuin dito, nagpa-piano. Kunyari, yun, extra ako. Ayun. Ang title ng film, The Exit. Tapos ang artista noon, I think, was Tony Ferrer, directed by Efren Pinon. And there were two or three Hollywood actors na mga action stars that time. The Exit. Yun. Talagang parang pinupuntahan tayo. Golden era. Yes, pinupuntahan tayo ng mga ganong mga Hollywood stars. Pero siguro ka pa lang teenager ka pa lang, yeah. Artistahin ka na. Medyo. Diba? Kasi mga tisoy-tisoy daw. Oo naman. Tisoy na tisoy ka noon. Oo. So, claim na natin yan. Okay. Talagang heartthrob. Heartthrob yung Ricky Davao. Biro mo hanggang ngayon, leading man pa rin. Diba? Pero hindi pinabayaan ang pag-aaral. Yes. Natapos ka ng kursong Management and Industrial Engineering sa Mapua. Ano, napakinabangan mo ba yun? Well, ito ngayon, mapapakinabangan ko dahil ibibida ako sa'yo that I graduated in Mapua. Inabot ako ng 5.5 years. Kasi medyo nag-aarti-artista na rin ako. So may mga inuulit akong subjects. Pero at least, hindi ako tumigil. So yung mga panahon na yun, parang lahat kakayanin mo. Pero ang hindi ko lubos maisip na kaya ng pamilya ninyo, no? Mm. Yung pagkawala ng iyong kapatid na batang-bata pa kayo noon. Yeah, so, oo, 5 taong gulang pa lang. She was 5. Yeah, Maylene. Oh. She was 5 and I was 6 years old. Kami yung mag-playmates. Kasi yung kuya ko medyo suplado yun eh. So kami, tapos magkasama kami sa... Yung kuya ko, kaya hindi namin kasama that time, si Bing. Kasi lolo's favorite. So nandoon siya sa lolo ko. It was December 22. Akala namin may pasok kami sa STC Manila. So we were waiting for the school bus. So alam mo yung mga bata, tumatakbo sa grahe, takbo. And then nadapa siya.
naka-uniform kami. Tapos, nung nadapa siya, nakatawa lang kami. Biglang lumabas yung tita ko, madudumihan kayo. Stand up. Pagbuhat ng ganun, yun, may blood na lumabas. So talagang... Anong nangyari? Bakit may dugo? May bote na nandun, nadapaan niya. At nabasag? Yeah. Femoral artery. Ay. DOA. Yun ang ano nun. Oo. Ngayon, after that, sabi ko, bakit hindi na-save, di ba? Yun pala dapat pala, pag may sugat, any sugat, kailangan pala, you apply pressure. Oo. Basta may sugat, punit, whatever, buhos ng tubig, pagduguan, and then apply pressure, and then go to the hospital. Oo. Yun pala yun, para matigil yung hemorrhage. Hindi na umabot. Yeah. Hindi na umabot. Nangingilid pa yung luha mo ngayon. Naaalala mo pa? Eh, well, 6 years old. Yes. Pagkaganyan ba, naaalala pa, Ricky, talaga? Yeah. Totoo. Lalo na nga yung tinanong mo. Oo nga eh. Pati nga ako naiiyak kasi yeah. Para naalala ko yung mga anak ko, ganyan ang edad ngayon. Mahirap maging magulang, di ba? Oo nga. Paano yung mga magulang mo? Ah, wow. They... Siyempre, mate. That was the time I saw my father cry. What a waste. But, you know, yung ganon, walang naramdamang sakit yun. Yeah. Parang kasi kung nababawasan ka ng dugo, nanghihina ka lang. Nanghihina ka lang hanggang makatulog ka. Yun na nga. Yun ang kwento nga, na she was slowly calling my mom. Mommy, mommy. Oh. Wow. Paano naka-move forward yung pamilya mo mula doon? Sa pagkaalala mo? Naka-move on naman yung dad ko. Tsaka ano, but because of that, I think, parang we sold our house, we transferred somewhere, and then yun. Para makalimot. Oh, para makalimot. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Well, sabi nga nila, may mga kadahilanan, hindi ba, para sa lahat ng bagay. Paano ka naapektuhan nun sa buhay mo henceforth? Parang, meron bang parang inspiration or bubog na forever na? Well, syempre naka-move on na rin ako doon, ano, several years. That's like 50 plus years ago. Naka-move on naman ako, but siguro sa minsan sa pagiging artista minsan yung pagkailangan may eksena kang malungkot o ano, it helps, you know, yung sense memory, kung tawagin namin memory recall, ganun, minsan nakakatulong pero minsan gastado na rin. Well, hindi naman lahat ay lungkot sa buhay ni Direk dahil ang dami namang kasiyahan ding nangyari, pero you're generally a happy person. Yes, feeling I am, ko, hindi ba, no? Well, sabi nga nila, ano, ko eh parang hindi naman light of the party, no? Pero maingay ako. Maingay ka. Magulo ako. I love to dance. I love to sing. Pinagbabawalan na nga ako. Pag dumating ako, tinatago na yung mikropono. Totoo pinatitigil ba? Yung banda. Uy, pero dance group ka daw dati. Yes. Nag-start ka talaga sa dance group? Yes. Ano maklaseng dance group yon? Uy, my Vicor crowd. No the way. Vicor no. crowd. No. Yeah, I was 16, 17 years old. Yung mga panahon ng swing. Panahon ng swing. 80s. Yeah. So? Mga 2 years din yun. Panahon ng mga nick-nick na shirt. Ewan ko kung inabot. Bell bottom. Oo, bell bottom. Tapos a faded glory na ano. Ang ano nun, ang bayad namin sang sayaw, baba sa Discorama or sa Penthouse. I can't believe sa it. Or sa Seeing Stars with Joe Quirino. May sayaw kami doon, mga nine, aluma. Aluma. Oy, nakaka-relate ako, wag kang ganyan. Ang bayad sa amin parang 95 o 100 pesos yata per dance to 150. Eh, yung nick-nick shirt is already 300 pesos, yung makintab. Ang dami nyo kasi. Oo, yun. Mm-mm. Okay. So, paano napunta from dancing to acting? Well, kasi anak ako ng tatay ko. na nagka-interest din ako. No? Pero akala ko, yung unang dating sa akin, pag mag-artista, fans. Alam mo ba, nung unang sinama ako ni Kuya Germ sa GMA, nasa labas ako, tapos maraming fans. Uso pa yung lalagay ng sampagita. So, sinabi, fans, bago kong alaga, ha? Si Ricky Davao, hi! Yung mga fans, naglagay ng sampagita hanggang dito. So, wow, ganito pala to. Grabe, may sampagita. Kasi ganun nung araw, di ba?
Hanggang dyan. Tapos ini-interview ako nila, pero wala pang cellphone, wala nothing. Nagpapirma lang ng Ricky Davao, yan. Tapos biglang tinawag si Kuya Germs, so ini-interview ako ng mga fans. Siguro mga 20 sila, kakagulo. Unfortunately, dumating si Tirso Cruz III. Nagkagulo lahat ng 20 na wala. Pati yung Sampaguita. Wala man lang natirang isa. Ano? Kinuha sa'yo? Wala. Napunta lahat kay Tirso Cruz. Ay nako, ano ba yan? Parang life lesson, ha? Di ba? Di ko akalain magiging kumpare ko, magiging best friend ko. Di ba? My goodness, talaga. So talagang wala ka ng ibang pinasukang profesyon. Wala na. Talagang dito ka na sa pelikula. Wala na. And no, before the movies, meron din nagsabi sa akin na, ano, you should try theater. Mm-mm. So, nag-audition ako sa isang director, si Nonon Padilla. Tapos, kaya ako nagkaroon ng interest. May audition siya for a play, Felipe de las Casas. And then, I met Lino Broca that time. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Oy, may mag-audition ka raw kay Nonon Padilla. Do it, sabi ganun. You know, Nonon Padilla is the only true artist in the Philippines coming from Lino Broca. That time kasi I was quite serious . So nung na-meet ko si Nonon, tapos nakuha niya ako. Yung audition ko, ibang klase. Nung nagawa ko lahat 'yon at ginawa ko yung play, parang na-realize ko na gusto ko maging actor. Serious actor. Oo. Yun. So doon ako na ano. And ang ganda naman, swerte ko that I was given really good roles. And directors and producers would watch the plays and sinabi nila, pwede pala siyang actor. Oo. For TV and film. So doon nag-start yun. Ayun. Maganda talaga ang training sa teatro. Yes. Kasi yung bato mo ng salita, yes. Di ba? At yung mga... Iba ang training, priceless yon. Yung pagka lumaki ka sa teatro, iba yung training, iba yung patience, iba yung seriousness mo. You study the script, you memorize it, and then you study your character. Dami. You do your own makeup, et cetera. Lahat, yon. Ang industriya ngayon, Ricky, ay ibang-iba na, yes, right? Yes. I think you still got some of the best parts of the industry. Yes, yes. At that time. Eh ngayon, medyo iba. O ano naman ang payo mo sa mga bagong artista ngayon? Marami. Reklamador. At saka ang daling sumuko. Oo. Pero ang dali kasi sumikat ngayon. At sabi, yumaman. Mm-mm. Or kumita. Kasi mga influencers di ba? Or dati yung mga Big Brother house, yung gano'n, sumisikat sila. So, ang bilis silang sumikat. Kami, talagang dahan-dahan. Maraming saya and then heartache. Daming saya and then bagsak. Ganon. Hindi ako naka-experience ng dire-diretsyong ano. So, I think, looking back, okay lang. Dinaanan ko. Okay lang. It helped me. Pero, it made me stronger, it made me love my work more, mas naging seryoso ako, although hindi too serious kasi pagka sineryoso mo, masakit sa ulo . At saka, sometimes, sad to say, hindi lahat ng nakapaligid sa'yo, pareho kayo ng pananaw sa buhay, sa yung pagiging seryoso sa isang bagay. Tsaka yung vision. Yung vision, di ba? Oo, no? So, you learn to adjust. Yun, isa sa mga natutunan ko yun. Hindi pwedeng kung ano lang yung gusto ko, lahat ganun sila. Hindi pwede. Kanya-kanyang style yung mga tao. So, I've learned to adjust and accept and collaborate and understand where they're coming from. Wow, kaya naman, mula sa pagiging dancer, naging leading man, artista, at ngayon ay director, balik sa pagiging leading man at sila pa ang starring sa kanilang sariling pelikula sa inyo. O, di ba? Life begins at... Anong 60? Edad mo? Ikaw nagsabi... At ang pinakabagong love team, palakpakan natin. It's really possible na kahit nasabi mo ng 50, 60 and above, magkaka-inlaban pa. So,
meron naman siguro. Yeah. Ba, pero siyempre siguro in another level na, iba na. Baka romantic din, pero yung companionship, eh, yung may ka-holding hands ka, may kausap ka, may kakwentuhan ka. Nagkakaintindihan kayo. You have the same, halimbawa, taste sa food, sa movies na papanoorin, sa books na babasahin. Nag-aalagaan. Nagtatawagan. Nagtatawagan. Pero yun ang parang pinakabuod ba nitong Monday first screening na ngayon ay pinagbibidahan ninyong dalawang pelikula, Gina. Maraming aspeto, like yun nga, yung falling in love for the second time, kasi siya byudo, ako napahiwalay sa asawa, pero legally separated, ganon, annulled, ganon. Tapos, hindi ko na iniisip ang magkaroon ng relasyon ulit, and then he came. Ano to, networking? Monday first screening. Yung bang ano, hindi naman sinasadya na magkilala pero nagkilala, mga ganun. Tapos merong forgiveness sa family kasi may relationship, may relationship problem, like ako sa anak ko. Tapos so, nagkapatawaran kami, yung ganun, nagkaintindihan kami. Siya ay pinatawad niya rin yung sarili niya kasi mahal na mahal niya yung asawa niya, yung ganun. Tapos second chance sa trabaho, di ba? Usually yung mga ganitong edad, akala nila wala nang silbi, no? Hindi na pwede magtrabaho. Mm. Akala nila pabigat or risky na i-hire yung mga senior citizens, no? Kaya wala na nagtitiwala. Kaya yung mga senior na kahit na malakas pa sila at kahit na meron pa silang ilalabas at maitutulong sa isang kumpanya or sa isang establishmento, wala na, hindi na, ano, kasi because of the policies and ganyan. Bits and pieces, kapag manonood ka, parang ma-identify mo yung sarili mo. Uy, ako yan. Like, kwento, may daughter-in-law. Sabi niya, that's, ano, iyak ako ng iyak. Sabi ko, bakit ka naman umiyak? Sabi niya, kasi naalala ko ang parents ko. When I was growing up, or meron na silang edad, di ba? Ganon, sabi niya, ngayon ko lang na-realize na ganon yung pinagdaanan ng mommy at daddy niya habang lumalaki sila. Tapos nawala na ng trabaho yung daddy niya. Tapos hanggang nagpunta na sa real estate yung mommy at daddy niya. Kasi yun na siguro lang yung opening, di ba? Wala na sa ibang, correct, wala nang tatanggap. Everything about being a senior. About yes, kasi mga yes, problema nila. Mga problema na kinakaharap ng senior citizen. So anong feeling mo, Ricky, biglang kayo ang starring? Okay. Ganda! Hindi ikaw, si Lydia. Oo naman. Feeling really blessed. Ako, yun ang palagi kong sinasabi. I'm blessed, swerte, na pwede pa. Pwedeng kasi ngayon, syempre, kinukuha kami as the father, the grandfather, or the boss, di ba? Or si congressman, or si ganito, di ba? Lolo. Ito ngayon, di ba? Oh, di ba? Romantic. Nagliligawan. Oo, nagpapacute. Paano ba magligawan ng mga 60-year-old? Hindi namin alam. Parang... hindi na yan, nagtitinginan pa ba? Pakiramdaman na lang. I think nagtitinginan, ganun. Pero mas nagsasalita na sila. Eh kasi kumbaga binder than that na sila. Eh, di ba? Alam na nila. So mas malakas ang loob nilang magsalita at magsabi ng... At saka may negosasyon na. Oo, meron na. Oo. Flowers for you. Kapag tinanggap ko bang bulaklak na yan, aalis ka na. Ang sakit ng katawan ko, araw-araw ba naman akong nahuhulog sa'yo? Parang kakaiba ata ang pormahan nyo ngayon, Mama. Ayoko magkasama sa kwarto matulog. Oo. Pwede. Kailangan iwalay ang banyo natin. Ayoko nagtatanong ka ng oras ng uwi ko. Yes, may ganun na. Meron na ganun. Kasi nasanay na tayo ng sarili, nasanay ka na ng sarili mong oras eh, di ba? Oo. So may kissing scene? May smack. Oh, why not? Pero hindi naman sa noo. Ha? Hindi naman sa noo. Teka muna, sandali lang. Pareho kayong direktor. Well, mga premiadong mga aktor at aktres. First of all, paano ka magdidirect ng isang super premiadong aktor at aktres? At hindi lang yon. Anong ginawa ng direktor nyo at nagdidirect siya ng dalawang direktor? Paano yun? Di ba kayo nagbabangayan, tatlo?
Hindi naman. Alam naman namin kung saan kami lulugar. Yung respeto namin sa director namin, di ba? We follow his vision. Yun yung ano. Although, we may discussions naman after reading the script. May ano, pwede bang ganito yung character? Kung tatama, lalo na, siya rin ang sumulat eh. At saka konsepto niya. So, alam niya yung gusto niya mangyari. So, yun. Doon lang kami nagdi-discuss. Pero, tapos may rehearsal naman. Sa rehearsal, bibigay mo na yung ano. Wala lang gulatan. Kasi may mga actors na mahilig din, diba, rehearse. Pero pagdating ng actual shoot, iba ang gagawin. So, nagkakagulatan. Minsan maganda. Minsan naman natataranta yung co-stars kasi nagugulat. So, dapat tama lang yung ano. Yung, kung ano yung bibigay mo sa ano, sa rehearsal, yun ang gagawin mo talaga. Yeah. Ayun. So, tumusunod din sa director, kumbaga. Yes. Hindi kami tatagal ng ganito kung hindi kami masunurin sa director. Correct. So, well, aside from both being directors and mga premiadong aktor, marami pa kayong ibang mga pagkakatulad, di ba, sa buhay. Di ba? Oy, alam ko ang isa. Nakatuluyan nyo yung mga ka-love team nyo. Di ba? Nakatuluyan. Yes. Ganun pa talaga, pagparating kasama sa mga eksena, parang nagkakagustuhan talaga. Oo, siguro. Proximity, di ba? Oo, talagang araw-araw kasama mo, di ba? So, nade-develop talaga. Saka lagi kayo magkausap siguro, di ba? Siyempre, sa palagi kayo magkasama, unang kwentuhan, ganito kababaw. Tapos mamaya-maya, naglulukuhan na kayo. Ito na, hanggang sa magiging personal na. And that's the start. Right. Diba? At ang isa pang pareho, yung mga anak ninyo, Ganun din ang naging yapak sa buhay. Oo, na naging interesado din sa pagiging artista katulad ng kinalakihan nila. Hindi kayo nagpigil kasi hindi ba sabi nga nila heartbreaking din ang industriya. Pinigilan ko sila pero unang-una hindi rin naman sila mahilig at saka yung school nila parang pinagbabawal. So kahit nga commercials dati pinagbabawal 'yon eh. Okay na rin pero ngayon sabi ko kung kailan sila medyo nagkaedad. Kasi dati talagang kakausapin sila ng iba-ibang network, ng iba-ibang managers. Kami na ang magmamanage sa kanila, ganon. Eh, ayaw kasi nag-aaral. Pero ngayon, gusto na nila. Sabi ko nga, kung kailan ka nag-edad na ganito, gusto mo mag-artista. Okay din naman, I will support them, di ba? Correct. Kaya lang, siyempre, dapat, kailangan matibay sila eh. Pero iba na ngayon. Parang mas mahirap ngayon. Kasi ngayon may viral. May hindi ba nagba-viral pag magkamali ka? Eh, nung araw, yung simbawa, i-criticize ka, pag pusong mamon ka, mawawasa ka rin eh, pag mahina ka. Totoo. Ako dati, ganun eh. Pag sinabi, ang performance ko, ganito. So, nasisira ako, naguguluhan. Hanggang sa natutunan kong mag-trust na lang sa, ba, 2 or 3 persons, directors, co-actor, na nire-respeto ko at ibilib ako sa kanila. Kung ano yung sabihin nila, doon na lang ako makikinig. Kasi, ganun palang epekto sa actor? Comments on your performance? Ngayon, hindi na ako ano. Ngayon, I've learned na I cannot please everybody. Mm-hmm. Oo. Sorry. Tapos, malalaman mo naman if the criticism is valid. I just hope, ako, yung mga anak ko, na matibay sila sa ganun. No, they can take it. Kasi, ang hirap eh ngayon. Lalo na yung mga viral bashing. Yeah. Ikaw naman, Gina. So, okay lang yung mga anak mo, napasok din dyan? Okay naman. Like, kasi si Ryan naman, parang ano na siya, 2020, 2021, nung napasok sa industry. Although, nung bata siya, nung as in baby pa siya, merong pelikula si Michael na kailangan ng young something. J.C. Bonnie yata, young J.C. Bonnie. Siya yun. He was about a year old, gano'n. Tapos gano'n din naman si Jeff. Meron din pelikula si Michael na nangailangan ng bata. Na si Jeff din ang lumabas bilang anak niya. Ganon. Tapos si Jeff started mga teenager na rin. Mga gano'n. Oo. So, parang kumbaga ikaw naman yung tipong kung kakayanin nyo, di kayanin nyo. Kaya nyo, sige, okay. Basta wag lang yung pabayaan yung pag-aaral. Correct. So ngayon, eto, may pelikula kayong lalabas.
So, your thoughts on doing a movie as leading men, leading lady, in your own movie about older people? Mayang babi mo, sugarol. Gusto mong ipamukha sa akin na hindi ako karapat-dapat na magkaroon ng kasama sa buhay. Ano? Pwede ka ba? Oh! Huh? Yes! It's cute. Parang coming of age, right? Kasi parang ngayon... Parang coming of age ka. That's the right term. Eh, diba? I mean, kasi mga niche market na ngayon eh. Una, I mean, lahat ng tao may nanay at tatay o kapatid na ganyang edad. O kaya sila mismo ganun. Parang it's something para mas maintindihan ang mga nasa age group na yan. Ganun ba yun? You know, there was a time, I remember a teleserye before, I just forget ko, I forget the title, no? Pero siyempre pinagkakaguluhan yung mga young stars. Pero yung mga magulang nila may sariling kwento. At yung kwento mas kinakakiligan ng mga audience dati. So meron palang ganun market. Kaya lang, siyempre palaging ang inaano nila yung mga young stars eh. So ngayon, ito yung, well, hopefully... Ito na yung start ng ng senior or older love teams or loves kasi ang daming kwento ng mga ng mas may edad, mas kasi 'di ba mas may edad ka, 'di mas may karanasan flavor. At saka iba rin yung wants ng mga ano mga needs and wants ng mga nung couples, 'di ba? Iba-iba ang kailangan, 'di ba? So, at mas sophisticated siguro. So iba rin. Iba, ang sarap panoorin. It can be funny. It can be sad. It can be disastrous. Correct. Parang excited ako sa ending. No. Yung kwento. Parang ano. Hindi ba namin nabanggit pa? Huwag mong babanggitin ang ending. Ano kaya ang ending nito? Pero bakit Monday first screening? Kasi yung meron, anong tawag doon? Sa mga seniors kasi. Sa seniors. Nag-start yung ibang LGUs na pagka senior ka, libre ka sa first screening. Ng Monday. Nag-umpisa sa Quezon City. Kay Mayor Sonny Belmonte daw nagsimula yan. Monday first screening. Kaya pagkapunta mo sa Sinihan, nakikita mo haba ng pila. Puro senior. Sabi, ay, naku, lugi na yung sine nito. Kasi, pero ano lang yun, sa first screening lang. But we're hoping lahat ng seniors dito manonood. Pero sana nga huwag nila gamitin yung card nila. Sama nila yung buong pamilya. Kailan ang start? Kailan ang ano? August 30. August 30. Yes, in 100 cinemas nationwide. Wow. 100 cinemas. Dapat naman siguro magbayad tayo, no? At pupuntahan natin talaga yan. At maging simula sa industriya ng ganitong uri. Pasiglahin ulit yung pelikulang Pilipino. Ay nako, ang dami talagang pelikula between these two actors. Napakarami. Kaya kung tatanungin natin sila, ano ba ang kanilang pinakapaboritong naging mga role sa kanilang karera? Ano-ano yon, Gina? Meron kang top three mo. Yung top three mo. I would say Salome. Yes, of course, Salome. Oo. O pangalawa mo? Parang nalawa, I would say... Brutal? Mm-mm. Oo, brutal. Ah. Yeah, yeah. And then, I think Madilim ang Gabi. Because? Iba na siya eh. Ano na ako doon? Hindi... Umiyak man ako, pero hindi na ako yung api, hindi na ako yung kawawa. Ikaw naman, Ricky. Top three mo. Wow. Siguro, with Carlito Siguion Reyna, yung film na Ang Lalaki sa Buhay ni Celia. Yun. Favorite ko yun. Kasi ibang-iba yung character ko doon. And then, yung ginawa ko, directed by Eddie Garcia naman, yung Saan Nagtatago ang Pag-ibig with Ate V. Yun, and Tonton Gutierrez. Yun. Gustong-gusto ko yung character ko doon. Gusto ko yung pelikula. TV Wonder. Tapos Saranggola. I like it. And of course, yung... Well, anyway, meron kaming piniling mga pelikula, okay? At ito ay testing lang. Tingnan natin yung mga eksena sa pelikulang ito. Laro lang tayo. Paano kaya kung i-acting nila ngayon? Diba? Siyempre senior na sila, diba? Magbabago ba ang mga bato ng linya? Malalaman natin. Ito, ang title ay Biktima with Sharon Cuneta
and Christopher De Leon. At nandyan si Ate Gina Alahar. Panoorin. Di ko matanda. Kung ilang beses. Nagagalit pag lumalaman ako eh. Sumasaya ako. Naku, ayan, nire-recount niya ang nangyayari sa kanyang karumaldumal. Take it away, Gina Alahar, off today. Hindi ko na matandaan kung ilang beses. Pero takot na takot ako noon. Nagagalit siya kapag lumalaban ako. Tapos inubaran niya ako. Iba ang ano, no? Iba ang... Palakpa ka naman ako. I was waiting kasi... Bakit naramdaman ko yung bigat? Parang naramdaman ko yung bigat. Ano yung technique mo? Ilalagay mo yung sarili mo sa ano? Sa roll, ganun? Parang ganun, sa linya na lang. So it's available stimulus. I'm really looking back, kumbaga. I'm really looking back kung ano yung ginawa ko noon, ginawa sa akin noon, at kung paano ko siya inistorya. So fast forward, ngayon nandito na ako. Yun na lang, inalala ko na lang. So kumbaga nagkaroon na ng konting healing. Meron ng healing, may nandiyan pa rin. Pero may bubog pa rin. Meron pa rin bubog and siguro masakit pa rin pag inisip mo, pag alalahanin mo. Pero ayun na yun eh, meron ka ng acceptance because tumanda na. Correct. Ganun. Oo, yun ang naramdaman ko. Parang, eh, anong gagawin ko? Yun ang pinagdaanan ko. Di ba parang ganun? Totoo yun. Sa mga edaran natin, ganun. Ganun, okay. Tingnan naman natin, minsan may isang puso is a starer with Jacqueline Jose and Ana Capri, Carlo Aquino, and of course, Ricky Davao. O, panoorin natin ito, ha? Hindi ko po sinasadya. Mali yung ginawa mo, ha? Kahit paikot-ikuti mo, mali pa rin yung ginawa mo. Alam ko po, kuya, kaya nga po ako nagsusorry sa inyo, eh. Ano? Hindi mo na makayanan ang nangyayari? Kaya lalayas ka, ganun ba? Iiwan mo tatay mo doon? Mali ang ginawa mo. Kahit pa ikut-ikutin mo pa yan, mali pa rin ang ginawa mo. Ano? Hindi mo makayanan ang nangyari? Kaya lalayas ka na lang? Nang ganyan? Ganun ba? Iiwan mo tatay mo? Pati na rin ang nanay mo? Iiwan mo? Ano? Bakit? Sorry. Galing! Sorry. Nadala ako. Galing! Ano, is it just me? Or no. Is it just me? Or parang yung nakita natin sa pelikula, parang isang astig na nang hahamon. Ikaw ngayon, parang kang tatay na pinapagalitan ng anak. Doon parang kang maton eh. Actually, yun yung role ko doon sa, ano siya, he's a sweet guy. Pero salbahe siya, basto siya, foul mouth, pero sweet pala siya. Pusong mamon. Pusong mamon siya, pero tough love. As we grow, as we mature, right. Nagbabago rin ang tingin sa eksena. No, but I think you also chose that tone. I think kung ikaw ay si Maton o Mafia Boss, iba rin ang tono mo. And you know, siguro depende rin kung sino yung kaharap mo, yung the actor na kaharap mo. Yes. And then the location. Kasi lahat yan, it helps eh. Importante lang ma-deliver mo yung tamang linya, tamang emotion. And there's editing, there's music, there's good camera angle, there's good direction, there's lahat, di ba? It's a, ano naman eh. Ano naman yan eh. It's a whole village, you know, doing the film. Correct. Kami lang yung nasa harap ng camera. Oo nga, pero ano ba yon? Natitimpla ba yon? Paano ba maging isang award-winning actor? Pag ikaw umaarte, iniisip mo yung award? No. Hindi. Hindi talaga. Far from my mind. Farthest. Oo. Kasi,
pag siguro, ewan ko, hindi ko, never ko pang inisip. Okay. Kasi siguro pag inisip ko, inisip ko yon, di ba? Parang, isa-serve ko na lang yung award, di ba? Kasi, ito, pang-award ito, yung ganyan. So, baka mawala na ako ng ano, mawala na ng puso yung ginagawa ko. Correct. Pero, also, pero what does it take in hindsight? Kasi, ang dami nyo nang napanalunan. Ano ba yun? Depende ba yun sa tumitingin, sa jury? O depende yan sa ano? Sa akin, ano yan eh? It's a recognition. Luck lang. Luck? Swerte-swertehan lang. Kung natipuhan nila, ganun. You cannot please everybody. So, kanya-kanyang taste. Uh-oh. Meron award-giving bodies na nagustuhan ng isang film. Meron naman ibang award-giving bodies na hate nila yung film. Kanya-kanya eh. May kanya-kanyang taste talaga. You cannot please everybody. Uh-oh. Lahat ng jurors na yan, iba-iba yung tingin nila kung ilan sila, di ba? Yeah. So, maswerte ka kung pare-pareho silang yung sa pagtingin sa ginawa mo. Correct. I remember this Korean actress na, of course, I forgot her name. She won Best Supporting Actress sa Oscars for the movie Minari. Yun yung sinabi niya sa kanyang acceptance speech na, sabi niya, you are all winners, except, kasi lahat sila magagaling ng artista, except that I am luckier. Right. Because, you know, she got the award. Oo. Ay nako, ang mahalaga, award winners ang starring, kapwa starring, dito sa Monday First Screening. And it's something na kailangan nating panoorin kasi first time yata gumawa ng ganito. Right? So yan ay August 30, 100 cinemas nationwide. Congratulations, yes. Gina and Ricky. Thank you. Thank you for having us. What a life. What a life and what a career. Congrats. Thank you, Karina. Cheers tayo. Cheers. Oh, yes. Manonood na kami ng aming Monday First Screening. Yes. Lumabol na lang kayo. Let's go. Nakakatawa yun kasi ang tatanda ng kasama. Parang...